Mga kasama ng Bintana, may anong Domingo kaninyong pamana, November 9, 2014 live, gikan din sa Anime Center, may buntag sa 44 ka mga brand ng bakbayan sa Ibigana. Sa ato ang mga kasikip na rapit ilumana sa mga bukirang bahay ng aking syudad, o kutib sa mga bukirang ating sinya, may Bintana, maayong adlang Domingo agena sa inyong pamana ang mga kasama. Sa ato ang programang kalasad ng mamamayana, kauban na po si Kuan, bagwa po ang partner karon. Bagwa po ang partner karon si Kuya Stevin. Steve. Oh. Kuya Steve Garma. Ano ba yung ang taas-taas kasi ng ano mo eh. Pangalan. Steve Garma. Yung apelyado. Ano ba yung apelyado mo, sir? Steve Bernabe. Ah, Steve Bernabe. Pangalan po lang apelyado na. Yun yung sinasabi ni Ashley. Good morning sa inyo ang panahon, mga kasama. Again, kaoban natin si Kuya Steve. No? Sa ato ang programang kalasag ng mamamayan. Hangtod sa alas 8 sa buntag, mga kasama, sa ato ang programang kalasag ng mamamayan. Good morning sa inyo, ha, Kuya Steve. Good morning din sa iyo, kasama ni Jesse Chris. Sige, go ahead. Good morning din sa mga tagapakinig ng Tagaydigan City. Before ko ibigay yung update last week ng aming batalyon, i-greet ko muna si Colonel Demi T. T. Harris. Good morning, sir, ng 2 Mechanized Infantry Brigade. And also to Lieutenant Colonel Anton G. Abina, our battalion commander. Good morning, sir. And also to Captain Cirilla ng 41st MEC Company na nakabase sa Barangay Talipuga, Iligan City. Also to Captain Romel Endoso ng 42nd MEC Company na nasa Baluila, Lao del Norte. At syempre kay Captain Randy Bagaporo ng 43rd MEC Company na nasa Matungao, Lao del Norte. Good morning sa inyong lahat. Okay, so good morning sa inyong lahat. Sa inyong lahat, sa inyong tanana, sa ato ang mga tropa, sa ato mga kasundalong gikana sa brigade, and of course sa batalyon order, sa tanong mga kumpanya ano sa batalyon. Mayong buntaga agan hang tutas sa alas 8, karang buntaga mga kasama, kay Steve. Pag-uusapan natin yung mga updates, sa kasing di tayo nakapag-program a week before the Kuan, Kalagkalag, or All Saints and All Souls Day. So may mga updates tayo, may mga activities tayo a week before, and of course the last week, ha. So medyo marami-rami yung mga activities natin. So a week before the All Souls and All Saints Day, kaya Steve, ano yung mga activity natin? Noong October 26 kasama Jesse Chris, is ang 41st MEC Company na under kay Captain Cirilla, with together with si Captain Bernesa, our CMO officer, they conducted civic activity sa may Barangay Mainit, Iligan City. Okay. In partnership ito with City Mayor's Office, Philippine Association Medical Technologies, Philippine Dental Association, Iligan City Health Office, Nature Spring, Red Cross Iligan, and Filmico, kasama dyan si Chris. Okay, so medyo marami-marami yung ano natin kayo, Steve, no? Yes, yung mga partners natin, and of course, medyo, ilang beses na ba tayo nakapag-conduct na yung CVAC is a medical mission? Hindi lang siya medical mission. Mm-hmm. Kasama to yung mga distribution ng pang-hygiene kit. Mm-hmm. Meron din silang free haircut and feeding program. Okay, so ilan din yung mga beneficiaries natin dun sa barangay? Barangay Mainit. Kasama Jesse Chris, sa beneficiaries natin sa medical checkup, we have 270 persons, 12 for dental, 30 for circumcision, distribution of clothes is 50, 80 for hygiene kit, 124 for blood typing, and 100 persons or youngsters for the haircut. Okay, so from different services, ilan lahat na itong mga beneficiaries natin? Marami-rami, no? Oo, kasama ang Jesse Chris. Ano, mga almost, more or less 500. Okay. So, that was October 26. Yes, kasama ang Jesse Chris. Ang pinito ni Captain Willie Cirilla of 41st Mechanized Company. Yes, kasama ang Jesse Chris. Okay. So, saan na nakabase ang 41st? Nakabase ito sa ano, Barangay Dalipuga. Ah, oh, okay. Barangay Dalipuga. Okay. So, aside ng October 26, Kuya Steve, nasundan yung activity natin last October 27? Yes, kasama ang Jesse Chris ng 43rd MEC Company na naka-under kay Captain Bagaporo. They conducted launching ng 6 months tuloy-tuloy na feeding program
participation ng ano ng Barangay Purakan, Linamon del Norte. Ay, Linamon Lanao del Norte. Linamon Lanao del Norte. Ano to eh? Sa iyo yun ni Captain Bagapuro. Yes, kasama dyan si Chris. Okay. In coordination with ano to, kay Mrs. Felicitas Nilias ng Hapag-asa Coordinator. Okay, so it's a 6 months feeding program, di ba? Yes, kasama dyan si Chris. Hindi lang ito, yung Hapag-asa, hindi lang dun sa Purakan. May iba pang area barangays in Linamon na nakapag-conduct na ng 6 months feeding program. Then, yung mga bata is selected lang, yung mga malnourished talaga. Yes, kasama dyan si Chris. Bali, 85 unnourished youngsters lang yung beneficiaries nung 6 months na launch nilang feeding program. Actually, hindi lang sa Purakan, Barangay Purakan yun. Meron din tayo sa may Barangay Bosque tsaka Barangay Robocon. Oo, yun, Bosque is dun din sa Linamon. Yes, kasama Linamon yun. Okay, so aside nun, it's a 6 months activity program. So aside nung activity itong 6 months feeding program, that's October 27, meron din tayong activity last October 28. Ah yes, kasama dyan si Chris. Under na naman ulit to kay Captain Surila ng 41st Med Company. And coordination with same as kay Ma'am Felicitas Nilias ng Hapag-asa. Bali, 3 months naman to na continuous feeding program sa may Barangay Tinapoy. Tinapoy? San ba yun? Sa may, hinal dito sa may Francisco Laya Memorial Integrated School. Barangay Tipanoy. Tipanoy, sorry. Oh. Barangay Tipanoy, ikaw talaga nawawala ako sa iyo eh. Barangay Tipanoy, it's a 3 months feeding program. So, yung sa Linamon is a 6 months. Then, itong dito sa sa Iligan, sa Barangay Tipanoy, 3 months lang. Yes, kasama Jessica. Okay, so selected din yung mga bata. Yes, kasama Jessica. Mga around 45 students lang or mga bata yung napili dito. Okay, so halos daily yung activity natin 2 weeks ago, no? Yes. So after October 27 and 28 activity, so meron din tayong activity na ginawa sa 43rd under Captain Bagapuro. Yes, kasama dyan si Chris noong October 29 na kay under kay Captain Bagapuro ng 43rd Mech Company. Conduct din sila ng civic action program. Same as in partnership nung kay Captain Surila. Ito na hinail dito sa Sitio Bangkal, Barangay Magoong, Linamon, Lanao del Norte. Bangkal. Bangkal. Yes, kasama dyan si Chris. Okay. So, may team sila. Ito. Working together onward for peace and development. Ano ba ibig sabihin nun, Kuya Steve? Regarding dito sa sa team nila, kasi meron mga PNP personnels and also sa aming mga personnels namin. So, sabi niya nga, working together. So, parang bayanihan. Yes, bayanihan. So, with peace and development yun. So, okay. Nag-conduct sila ng mga different activity like, same as nung kay Captain Surila, like circumcision, distribution ng hygiene kit, haircut, fitting program. Okay, so lahat ng mga activities natin under the battalion is it's a program of tinatawag nating IPSP. Yes, kasama dyan si Chris. I did you know that? Ginugol ko yan. Okay, so it's under the program of IPSP, Internal Peace and Security Plan Bayanihan. Okay, so yung mga programs natin, aside sa mga tree planting, sa yung mga iba pa mga activities, sa mga CVAC or medical mission, parang package na kasi yung CVAC, diba? Yes, kasama dyan si Chris. So, it's a part of IPSP Bayanihan. Okay, so assignment na Kuya Steve. So, sa feeding program, may 150 beneficiaries tayo. Then, last is November 6. Yes, kasama. Thursday. Yes, kasama dyan si Chris. Noong November 6, nagkaroon kami ng nag-conduct sila ng lecture regarding basic gun safety. Afterwards, nagkaroon din sila ng firing on the firing range ng headquarters Fort Mac Battalion. Okay, so sino yung participants?
Ang mga participant nito is yung sa May Iligan Bay Chamber. Okay, so medyo ano to, yung mga first timer ganun. Yes, kasama dyan si Chris, mga first timers and mga ano, mga may experience na sa mga ano, sa mga 45 caliber. Okay, so so far yun yung mga activities natin a week before sa ato ang pag sa ilog o paghandom sa ada sa mga kalagog, ada sa mga patay, and latest is November 6 last Thursday na ay lecture na gihimo. Pero Kuya Steve, meron din aside sa mga activities natin na ginawa na, meron din tayo mga activity ngayon na nagpapatuloy hanggang ngayon. Yes, kasama dyan si Chris, na banggit ko nga kanina yung 6 months feeding program ng Barangay Purakan and Barangay Bosques tsaka Barangay Robocon ng under kay Captain Bagaporo. Okay, so patuloy yun hanggang ngayon. So, 6 months, kailan mo nagsimula nga yun? Nagsimula nga siya noong October 29. So, kung 3 months, kung 3 months, October, November, December, January, matatapos. Yes, January matatapos. Pero yung 6 months, yung dito sa ano, sa Bosque, Robocon, I think itong sa Bosque is matatapos yata to ngayong December, if I'm not... Tama ba? December. Kasi ano na, hindi ko, I'm not so sure kung sa Robocon ba ko naka-upload atong launching sa Hapag-asa na opening sa 6 months feeding program nila. Sa ano, isa sa mga bisita o nakapagtandak ng mass doon is si Bishop Ilunito na dito. So, yun yung mga ongoing activities natin, na, pero may mga incoming activity din tayo, di ba? Yes, kasama dyan si Chris. So, we are on the part na nakikipag-coordinate ang ating mga personnels from 41st Mechanized Company na under kay Captain Cirilla. So, they are participate and coordinate to different stakeholders na pwede naming ma-invite for upcoming CVAC or which is Civic Action Program to be held at Barangay Ubaldulaya, Iligan City. Okay, so yung mga partners natin, yun din yung mga regular na mga stakeholders natin. Ah, yes, kasama dyan si Chris. Okay, so CVAC, Civic Action Program. Yes, kasama dyan si Chris. It's a medical mission. Then meron din tayong bago siguro natin pag-usapan yung mga current activities natin sa unit, yung ano, yung pinakita mo yung sa bamboo. Kasama dyan si Chris. We've been tasked by Major General Katapang, which is our Commanding General Philippine Army, na mag-conduct or magtanim ng mga bamboo trees around our or surroundings ng area ng aming kampo, in which bamboo trees are helpful, lalo na yung mga detachment namin are made from bamboos yung mga bahay namin. Bakit na bamboo yung napili? Yun nga yung maraming karakteristik ang bamboo. Like what? So, one of trivia lang ng bamboo is from internet, bamboo is one of the fastest growing plants on earth. With reported growth rates of 250 cm, 98 inch in 24 hours lang yun. So, ibig sabihin parang nainganyo rin siguro si ating Major General Katapang na magtanim tayo ng bamboo. Mabilis siyang mas mabilis siyang lumaki. Siyempre, depende pa rin yun sa soil. So, one of the reason na kung bakit nga nagpapatanim siya is yun nga sabi niya, most commonly sa detachment namin is yung mga bahay namin is made from bamboo. So, yun nga yung mga bahay saan? Actually, sa detachment namin, like sa 41st Med Company, yung mga ano niya, yung mga pader-pader so, niya. So, made in bamboo talaga? Bamboo talaga siya. Okay. So, may plano ba na lahat ng mga detachment of Philippine Army nationwide is gamit yung bamboo? Actually, hindi naman totally na yung house lang niya mismo. Okay. Kasi, mas maganda yung bamboo. Yes, kasama dyan si Chris. Actually, yung bamboo nga na-research ko rin kanina,
earthquake and cyclone resistant sila. Ano so, ang ibig sabihin nun? Kasi English. Hindi para maintindihan ng mga tagapakinig natin. So, parang, unlike sa mga buildings like mga concrete or cementado, di ba minsan mapapansin mo na ano sila, nagkakaroon ng crack, nagkakaroon ng earthquake. Kasi mabigat yun eh. Oo, mabigat. Unlike sa bamboo trees, hindi sila ano, hindi sila madaling masira. Mas magaling yung bamboo kaysa, ba naman yung kahoy, di ba? Yes. Oo. Naanay kasi yun. Dito tayo sa bamboo kasi ano ang bamboo? Maganda. Okay. So, sa lahat ng ano, ano ba, lahat, sa Philippine Army is required lahat na magtanim ng bamboo. Yes, kasama Jessica. Okay, so ilan ba ang dapat, like sa inyo sa batalyon, ilan ba ang dapat magtanim nyo? So, wala naman siyang quota na itatanim. So, basta meron kaming maitanim. So, that in case na kailangan namin yung mga bamboo trees like pambakod, ganun. Speaking of pagtatanim, di ba marami na tayong ginagawa, marami na tayong ginawang ano, mga tree planting activities? Oo, kasama dyan si Chris. Yun nga yung tree planting natin na ginaganap lagi sa may Bayug. Bayug, oo. So, mangrove naman yung mga tinatanim natin dun kasama dyan si Chris. Yung latest activity natin, tree planting, saan nga yun? Medyo bago lang yun eh. Okay, yun na yun. Hindi kasi yung pinakamalaking tree planting activity na ginawa natin. Lusami Binawai. Yes. Nahati kasi yun, di ba? Dito sa ano, dito Kalan, sa Watershed. Tapos meron din dito sa Tambo, sa Hinatlan. Then after that, yung mga unit din natin, merong ano, meron silang ginawang mga tree planting, fallout tree planting activities, yung gano'n. Yes, kasamang Jessica, yung sa may US Embassy nga nung sa may ano. Nag-check sila ng mga tanim na mangrove dun sa Bayug Island pa rin. Okay, so yung mga partners natin is of course mga civilian. Yes, kasama din si Chris. So ngayon, speaking of tree planting, ano na yung itatanim niyo? Bamboo na ba? O meron pa like ano, jimnina? Aside sa bamboo? Aside sa bamboo, syempre kasama dyan yung mga mahogany, nala, different ano, paper trees, like, ganun. Kasi ano to eh, so, nasa programa to, diba, there's a national program na parang lahat ng, aside sa AFP, ibang ano din na, dapat magtanim kasi nga, for the preparation sa mga unexpected na mga calamities. Yes, tama, Jessica Chris. They are providing, katulad nga ng mga sa mga bundok natin, syempre iwas landslide na rin yung pagdadaan. Lalo na ngayon, may nabalitaan ako dyan sa may tapat ng Global. Maraming naputol na mga bundok. Oo, maraming. Dyan sa Aminimay, NEC compound, dyan sa taas. Yes, kasama dyan si Chris. Kasama nga ako sa isa sa nagbilang ng mga puno na naputol. Ilan ang nabilang mo? So, around, actually, may quota siya naputol lang. So, parang nag-exceed ata yung naputol nila. Oo, kasi may mga, kasi open siya, pwedeng makapasok kahit sino. Yes, kasama dyan si Chris. So, maraming kumukuha ng mga kahoy doon. So, kailangan talaga magtanim na magtanim. Yes, kasama dyan si Chris. Pero ngayon, as of now, okay naman na yung area. So, nagkakaroon na naman ng growing yung mga plants doon na bagong tanim. Ah, nagganda kayo ng tree planting doon? Actually, yung sa Suarez High School. Doon kayo nag-tree planting? Nag-coordinate kami sa Suarez High School. Suarez Under Ma'am Saavedra, Rose May Ann Saavedra? Yes. Suarez High School? Suarez. High School? High School, okay. Yes. Nag-conduct sila ng tree planting dito sa may banda lang sa may baba ng ano, before mag... Makikita lang? Yes, around ng up ng bundok. Okay. So, ano yung mga tinanim mo doon? Mga ano lang, mahogany lang yun, ma'am. Mga around 150 mahogany. Okay. Kasi kung papasukin mo doon sa NEC compound, papasok ka talaga doon sa ano, sa taas. Talagang kalbush eh. Oh, yes. Kasama dyan si Case. Wala ka makikita doon. Kaya ngayon pa na marami talaga, kailangan pa talaga ang mga tree planting activities through the help of the other organization, private sector. Oh, kasama dyan si Case. Siyempre, kailangan na rin natin ng mga stakeholders to provide yung mga seedlings
na pwede natin itanim. Okay, speaking of tree planting, yung 5 mechanized infantry battalion ng Philippine Army is meron kayong nursery. Yes, kasama niya si Chris. Bali, ang nursery namin is meron siyang mga seedlings na mahogany na pwede nating gamitin for tree planting activities. Okay. So, balik tayo dun sa ano, sa about sa bamboo. So, if in case na may mga organization, mga private sector na gusto mag-tree planting, saan ba tayo pwede kukuha ng ano, itatanim like bamboo? So, maghahanap. Eh, baka baka pwede nyo na makipag-partner sa Fort Mechanized Infantry Battalion. Saan kayo pwede kukuha ng mga bamboos at sa mga organizations, saan sila pwede ano, mag-inquire? So, under pa rin to ng coordination sa mga pwede naming makuha na nasiklings ng like bamboos. Mm-hmm. So, we are trying to coordinate pa as of now. Okay, pero open sa lahat ng mga private sector organization na makipag-partner sa inyo if in case meron. Yes, kasama Jessica. Okay, so baka gusto mo ipanawagan yung mga ibang yung mga stakeholders natin, diba? Yung mga regular natin ng mga partners. So we are inviting our mga our stakeholders, different sectors, private and government. So we are nandito kami para pwede mo rin in-English yun. Ay, baka kasi hindi nila maintindihan Tagalog at Tagalog. Oo, kasi ganun yun eh. So, ano, ini-invite namin sila na kung gusto nilang makipag-partnership sa amin regarding sa tree planting. So pang-environment naman to. So, makakatulong to sa atin. Mm-hmm. So, we are willing to have partnership with you. Okay. So, syempre, yung mga, ano, yung mga partners natin, baka gusto mo rin pasalamatin yung mga regular partners natin sa, ano, lahat ng mga feedback na ginawa natin. Yes, kasama Jessica Cruz. So, we are very thankful for the different stakeholders like PAMET, Philippine Dental Association, Iligan City Health Office. Of course, very active yung Nature Spring and Iligan, Iligan City Red Cross. Uh-huh. Also, Filmico and City Mayor's Office. Okay, and of course, yung iba pa natin mga partners, mga civilian, daghan tayong salamat sa panahon ninyo pagsuporta, no? So, kaganina, yung Tagalog, kanina, no, kaya Steve, saan tayo natapos kanina sa mga incoming activity natin? So, ano yung mga current activities natin ng unit? Oo, kasama ko si Chris. Ang current activities ng unit namin is maintaining 24/7 conduct of joint checkpoint operation together with Philippine National Police. And then, syempre, regular pa rin yung conduct namin ng Zumba and Taibo. So, actually, last Saturday, kahapon. Oo, kahapon Saturday. So, we did not, ano, wala kaming na-cancel yung Taibo session namin. Thank you! Parang kasi last nung Thursday umulan nung nag-Taibo kami, so parang bad weather nung time na yon, so di kami nakapagtuloy ng ano, so mahirap na mabasa yung mga civilian, so magkakasakit pa sila. Okay, so may itatanong saan ako, nakalimutan ko yun yung ano, mga activities natin na mga current activities ng ano batalyon. So medyo konti na lang yung oras natin, mga reminders natin. Reminders, we encourage you to watch TV program of Philippine Army Bayanihan aired over UNTV Channel 37 every Saturday 08 p.m. to 9 p.m. Okay, and of course, meron din tayong Facebook page. Yes, kasama Jessica Cruz. We are inviting all the listeners na ilike ang page ng Fort Mac Battalion. So, we are waiting for you that may mga activities kami na pinapost doon. And then, syempre, pag may activities, may mga pictorials doon. So, pinapost din natin. Lahat ng mga civilian partners, go. Nandun na yung mga pictures niyo. So, may mga hotlines tayo dito, Kuya Steve. May mga hotlines tayo dito for ikaw sa mga partners na gusto, yung mga grupo or organization na gusto makipag-partner sa Philippine Army. Okay, kasama Jessica Cruz. Ito ngayon mga hotline ng aming kampo. So, Fort Mac Battalion, which is the main. So, ito yung telephone number niya. It's
2-2-2-3-3-3-4. Again, it's 2-2-2-3-3-4. Sa globe number niya is 0917-594-4464. Again, it's 0917-594-4464. Okay, sa ano yun? Sa 5th Metalized Infantry Battalion, nakabase sa Camp Pinto, Barangay Suarez. Yes, kasama siya si Chris. So, sa 31st Mech Company, which under ng kay Captain Sorila. And then sa ano, Barangay Dalipuga. Yes, kasama siya si Chris. It's 0917-720-5055. Again, it's 0917-720-5055. Okay, sa ano yan? Sa 41st Company. Then sa 42nd Company. Okay, kasama niya si Chris sa 42nd Mech Company under kay Captain Indoso na nakabase sa barangay ng Kabaloi. It's 0917-706-0379. Again, it's 0917-706-0379. Okay, so 42nd is saan ba po? Doon ba ito sa Baloi? Yes, kasama niya si Chris. Baloi ng ka? Yes. Okay. Baloi ng ka? Tama ba? Ayan, Kabaloi. Okay. Wala ba tayong ano? Contact number? Any contact number from Tapin, Bagapuro dun sa ano din buwan? Actually kasi, globe. Smart. Wala masyado walang globe dun. Walang signal kasi ng globe dun. Okay. So medyo mahirap. So yung mga gusto mag-inquire, pwede ba diretso sa Fort Mac? Yes, kasama okay. Tawag mo din sa ano, hotline number. Sa 222-3334. Okay, tabang-tama, 30 minutes. Okay, wala na tayong enough time. So, wala na dito ibang oras sa mga kasama sa magparoon sa puan ng hiskitaran ka rin. In behalf of Fort Metalized Infantry Battalion, baka meron pang mensahe sa ating mga tagapakinig. Message lang sa ating tagapakinig. So, yung mga activities na pwede nating mga gusto nyong activities na pwede kami makipag-participate, so we are open naman for that. Sa mga requests, yung iba pag minsan kasi hindi nagkakaroon ng conflict sa schedule assistance sa mga ano namin, especially dun sa nangyari dun sa may wide GSP and BSP. Mm-hmm. So, dun sa kalubihan mo yun. Yes, kasama. Uh-huh. Bunawan? Bunawan. Oo, yes, Bunawan. Kasama dyan si Chris. So, nagkaroon kami ng conflicts dun regarding sa ano namin. Kasi that was ano schedule natin ng CWAC sa mainit, right? Yes, kasama dyan si Chris. So, nagkakaroon talaga ng konting problem. So, we apologize for that. Okay. Pero kailangan lang talaga ng ano, proper coordination para maset yung schedule at hindi magka-conflict. Nagkakaroon din kasi ng conflict minsan. Mm-hmm. Hindi naman natin alam yung mga activities. Uh-huh. Biglang merong may mas mabigat na activity na dapat naming tapusin. Okay. So, yun lang yun. Maraming salamat sa iyo, Kuya Steve, sa programang Kalasag na Mamuhayan at sa 4th Mechanized Infantry Battalion. Wala mo tayong oras, mga kasama ng pagsasunod Domingo. Mag-umanuban nga punta sa alas 7, hindi hangpon sa alas 8 sa Bantaga. O, si kaoban mo si Kuya Steve, Bern na Big Garma, kini si kasamang Jess Chris Kinabato. Patak, RNN. Sa lupa man ay